So, ibig sabihin ko rin sinabi ko kanina, good afternoon to everyone. Welcome to Ponte Isla de No. 1 Lake Resort here in Lake Cebu. Welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Tabori homeland and the land of the Green Rivers, which is Lake Cebu. So, by the way, I'm Angie, your tour guide for this afternoon. So, yung driver po natin si Kuya Roland. Ayan, so mag-iikot po tayo sa Boom Lake. 30 to 35 minutes lang po ito. Lake is 60 meters, so 180 feet deep approximately. Doon po yun sa gitna kanina. Sa front po ng Punta Isla, doon po sa gitna. Doon po yung pinaka malalim. Dahil dito po sa Lake Cebu, meron po kaming dalawang island at meron din po kaming 10 na islets. Ayan, so the first island, ayan po, yung may color orange na bahay. So, island po yan. So, yan po yung tinatawag na Isla Tabanuu. Ayan, so Tabanuu or the top island. The top island is owned by the Awan family. So, sila po ay pure blooded. At dyan po sa island na yan, meron na po yan silang kambiente. Galing po dito sa mainland. So, nasa taas po yung wire. Ayan po yung tinatawag na Tabawog. Ayan, so Tabawog. Yung may word na from the Lake Cebu sa taas. Ayan, so Tabawog Island po yan. So yung Tabawog ang pinakamalaking island dito po sa Lake Cebu. So may laki po yan na 16 hectares. Ayan, at iba-iba na po yung may-ari. So yung word doon sa taas, yung ano, from the Lake Cebu. So, Kumdol, Tabali word po yan. Ibig sabihin ko ng Kumdol moving. So, moving forward Lake Cebu. So, yan po yung tagline ng Lake Cebu. Ayan, so ngayon iipotin po natin yung Tabawo na island. So, yung entrance po natin doon po. Ang exit po natin mamaya doon po na side. At doon naman po sa taas may building po doon na natagpan po ng maraming pine trees na bahaba. So yan po yung town hall po ng Lake Cebu or municipio po ng Lake Cebu. Doon po yan sa taas. At saka yung color white. Police station office ng Lake Cebu. So, yung dalawang building na yan, cooking po yan sa lake. So, ngayon, nasa 150 feet po tayo. 150 feet deep approximately. Dito na po yun ang area. Ayan, so dito po sa island na po ito. Ayan, so wala pa po silang kuryente. Walang malaking store, walang school at walang hospital. Lahat ng mga tao dyan po sa island, pumupunta po ng mainland para po sa kanilang pangangailangan. Gamit po nila yung maliit na bangka para sa kanilang transportation. Going to school market, lahat po bangka. And then yung bangka po nila made of dalawang trees and wood carving. Pero yung nakaka-afford, meron na po silang bangka na limang kina. Yung made of the fiberglass. Pero yung iba, sagwan-sagwan lang. Naman po sa gitna yung maliit na island, yan po yung tuko, the lake. So, tuko, the Tabawi word po yun. Iba yung tuko na lizard. So, tuko, ibig sabihin, dulo or punta or tumoy. Yun po yung ibig sabihin po ng tuko. So, ngayon, dito po na site, may lalim po dito na 140 feet
deep approximately, dito na po yun na area, 140 feet deep. Then, kung nakikita po rin yung mga fish cages, ayan, left and right, ang laman po niyan ay cultured po na tilapia. Ayan, so sa isang fish cages, may laman po yan ng 1,000 to 1,500 fingerlings po ng mga tilapia. So, pinapakain po yung isda 3 times in a day. Umaga, tanghali, at saka hapon. So, parang tao lang din. Ang pagkakaiba lang, wala lang po silang merienda or snacks. Ayan, tubig lang. Ibig sabihin yung mga tilapia, meron din po silang proper diet. Then, hinaharvest po yung tilapia during 6 to 8 months. Meron po siya katagal. After 6 to 8 months, meron na po ang regular size. 3 or 4 na peraso sa 1 kilo. Ayan, meron po silang solar. Pero yung mga walang solar, gas candles lang para. Ito po ay fresh water. Pag fresh water, malakas po yung current na hihilahin ka pababa. Ayan. So, hindi po patulad sa dagat. Pagkamatay mo, lulutang na kaagad. Dahil sir, may malaking bahay. 1, 2 doon po sa gitna at dito yung 3. So, yung tatlong bundok na yan, ang tawag po dyan is 3 fingers. So, tinawag po siyang 3 fingers kasi po yung hugis ng bundok, parang paganyan po siya. Parang tatlong daliri. So, doon po sa gitna, yung malapit po doon sa may coconut trees, doon po matatagpuan yung pinakamalaking spring. Kung saan lahat ng mga tao dito po sa island, doon pa po sila kukuha ng kanilang drinking water. O yan sila papunta doon. At doon din po galing ang pinakamalaking source po ng lake. Pero yung Three Fingers, hindi na po yan kasi small entrance and of course, the small exit. So, ang daan na ito yung boundary ng Tabowo to the mainland. So, dyan po na portion, may lalim po dyan na 1 to 2 meters or 3 to 5 feet. So, dito po yung pinakamababaw na part po ng 8, 3 to 5 feet po. So, kung nakikita po ninyo, yung bundok po doon, so, sa likod po niyan is maitom Sarangani province. So, dito po sa Lake Cebu, meron po kaming tatlong lakes. Ayan, so, first lake is Lake Langit, yung unang lake na nakita po niyo doon sa highway, bago mag-enter ng Punta Isla. So, yung Lake Langit ang pinakamaliit sa tatlo. So, may lawak po doon na 24 hectares at wala po mga fish cages doon. Then, pangalawa yung Lake Siloton, may lawak po doon na 75 hectares. So, makikita po rin yung Lake Siloton sa unahan po ng falls number 1. So, doon po yung Lake Siloton. So, ngayon, nandito po tayo sa pinakamalaking lake. Dito po yung tinatawag na Lake of Lake Cebu.
So may lawak po ito na 354 hectares and composing of 12 na islands. At doon po sa taas ng bundok na yon, yung parang may antena, ayan, so doon po yung paragliding. So, ang landing po, landing area po nila dyan po, sa rice field. So, ang layo po is 7 kilometers from starting area to landing area. Then, ang minutes is 8 to 12 minutes yung lipad nila. So, pag gusto nyo mag-inquire doon po sa tourism office or diretso po doon sa kanila. Then, dito po sa Lake Cebu, hindi lang po resort ang pwede po ninyong mapuntahan. Meron din po kaming some attractions tulad ng 1 to 7 waterfalls, so watching wild ducks, Traan Kinikot Spring, Sipaka Spring, the Body Museum, Cowhead, and Brass Casting. So, doon po sa falls, nandoon po yung zipline. So, yung zipline po namin ang pinakamataas in whole Southeast Asia. Mataas lang po siya sa height dahil ang height po niya is 600 feet above the ground. So, dito po yung pinaka-highest na zipline. Pag magsakay po ng zipline, Monday to Friday, 300 pesos per head. Pag Saturday, Sunday, or holiday, 350 na po per head. Kabay ka na? Nandok na. Ayan. So, the next island, ayan, dito po. So, yan po yung tinatawag na Taada. So, Taada. May laki po yan ng 2.2 hectares. So, ang may-ari is Talabang Family. So, sila po ay pure-blooded Tomoli. Ayan, so the next island, doon po, yung may colored gatos na bahay. Ayan. Resort na po yan. Summerwood Resort. So, ibig sabihin, maiiwan po sa patay yung house and lot. Yes, yun po yung loon. So, ayun, yung buhay, aalis po sila at magpapatayo ulit ng bagong bahay. Yun po yung loon. Ngayon, wala na po yun. So, bawal na kasi po, marami na po mga tao ngayon. Yes. So, yung cemetery po namin ngayon, wala na din po dyan. Sa island na po yan, nasa mainland na po. Ayan, so ngayon po, modernized na po kami.
Ayan. So, yung patay na naka-make up, yung patay, ano na po yung suot niya? Naka-gown. Ayan. Naka-barong. Ayan. So, naka-ready na po yung patay na naka-make up. Ayan. Dahil po yan sa St. Peter at ng Freedom Life. Kaya modernized na po kami ngayon. Yung dalawang eyelet, ayan, doon po na side, isla Taloyu Bong and Taloyu Uri. Ayan. So, Taloyu po yung ano, na, pangalan po ng mga island na po yan. Ayan. So, yung Bong ibig sabihin malaki. Bong is malaki. Yung Uri ibig sabihin maliit. Ayan. Bong and Uri. So, Taloyu Bong and Taloyu Uri. At yung building po doon sa taas, ayan, yung color red, maroon, ayan. So, tourism lads po. So, doon po pinakamurong mag-overnight. So, mura kasi government owned ng dormitory type lang po. At saka yung bahay po doon na color blue, ayan. Malapit po doon yung outlet po ng lake papalabas. Doon na po yung outlet po ng lake papalabas. Papunta po ng 127 Waterfalls. And Ala River 2. Rio Grande. So, if you don't mind, meron pa akong box dito, so heartily given lang po sa gustong magbigay. So, thank you po. Then, yung I love you po sa aming mga taboli is Saranghe. So, yung kami ng Korean. Opo, Saranghe. Saranghe, ayan. Pero joke lang po yun na. Joke lang po. So, yung I love you po sa amin is Kenbong Nawa Ho Oo. Pakisabi daw, Kenbong. Kenbong. Nawa ho uo. Ah, Kenbong Nawa ho uo. Ayan, mahirap po ba? Mahirap. Medyo mahirap. Ayan, so palit na lang po tayo sa Saranghe. Doon kasi mas madali. Ayan, so I love you na lang. Ayan, so then ang pinakamalaking tilapia na nahuli po namin dito sa Lake Angeno po sa floating restaurant po namin. So, dyan po namin na ilagay para hindi na po makilaw or masugba. Ayan, so joke lang po yun. So, yan po yung overview ng Punta Isla. So, thank you for coming and for choosing Punta Isla as one of your tourist destination. We are hoping to see you again sa Maritime. Thank you very much and God bless everyone. Tay Bong, salamat. Tingnan lang ganito kayo na, gusto lang siya nagbuyong sa kongko, kaya pang yambal niya ang tulugan. Lalaki. Yan, tapos na kayong voting. Grabe dyan, pulma kayo. Si Uncle, sobrang panis maestro ba? Kaya nga.
Huwag ko magsagatos lang tanong pa ako sa iyo. Oo. Kaya, Nay? Ay, wow. Mara. Mara. Bye-bye. 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 Ayan na, nauna sila din. Oh, ano ka picture to sa taas? Nakapoy. Mara. Oh, diyan pa ta. Dito na ta. Dreamweavers na ta. Mara. Sinas. Nakapoy pa sinas.